Bitbit ang search warrant sinalakay ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa sityo Pag-asa, Anupol, Bambantarlak. Pagpasok ng mga operatiba, tumambad ang Malacol Center na opisina. Bukod sa mga Pinoy, may mga dayuhan ding empleyado, kabilang ang mga Chinese, Malaysian at Vietnamese. Ayon sa impormasyon ng CIDG, sangkot umano sa investment scam ang kumpanya. Nakasaad sa certification mula sa Securities and Exchange Commission ang pagbabawal sa kanila na mag-solicit o manghikayat ng investor nang walang secondary license mula sa komisyon. So meron silang pang-front na parang gahire sila ng mga empleyado doon at akala nila parang ang trabaho lang nila is yung na ginagawa talaga ng POGO. Yung mga victims ito ay mostly mga foreign nationals din. Yes, so yung mga allegedly yung mga perang pumapasok. So ongoing naman yung ating investigation doon is mga dollars. Ayon sa ilang empleyado, hindi nila alam na ilegal ang kanilang ginagawa. Ang utos lang umano sa kanila ang maghanap ng mga dayuhan sa pamamagitan ng dating app, kunin ang mga personal na impormasyon ng mga ito at pagkatapos, ipasa sa mga Chinese nationals at sila na ang magtutuloy na makipag-usap sa mga ito. Anong pumasok ka dito? Anong sabi sa'yo? Gagawin mo? Call center daw po. Call center. Tapos, tuwing kaya na kayo umuwi? After 1 month po. Sila lang naman kumausap, tsaka hindi naman namin alam kung ano yung usapan nila, ganun. Sila na. Tsaka hindi naman nila pinapakita sa amin yung usapan nila. Iniimbestigahan din ng CIDG ang reklamo ng umano'y pang-aabuso sa mga empleyado. Meron tayong mga nakausap doon ng mga empleyado na ang kanilang pinasukan na trabaho, ang in-offer sa kanila ay iba sa ginagawa nila ngayon. Ma'am, may report mo yung na involved may prostitution din sa loob? May, o bine-verify pa natin? Meron din tayong information at patuloy natin bine-verify yon. So may kinakausap natin yung mga empleyado din kung ganito. Pinaghahanap na ng otoridad ang mga opisyal ng kumpanya na isang Pinay, isang Malaysian at dalawang Chinese na posibleng sampahan ng kasong human trafficking. Paglabag naman sa Securities Regulation Code of the Philippines at Cybercrime Prevention Act ang kasong isasampa sa higit 800 empleyado ng kumpanya. Higit 300 sa kanila ang dayuhan, kaya makikipag-ugnayan ng CIDG sa Bureau of Immigration. Ipapaberipika natin ang kanilang legitimacy ng kanilang employment dito sa Pilipinas. Binigyang diin ni PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr., seryoso ang PNP sa pagsugpo ng kriminalidad na konektado sa POGO operations. Jeff Caparas, ABS-CBN News.